What is up, guys? Coach Matt here, mga kaibigan. Shout out sa'yo, boss. Mukha naman. Joke. What's up, guys? Coach Matt here. And, ayun. By the way, ako nga pala ngayon ay nasa loob ng aming kotse. Pinainitan ko to. At actually, lilinisan ko to. So, baka kasi ito ay magamit ko sa Sabado. Dahil maraming akong errands na gagawin ng Sabado. Pero come to think about it, medyo mahalanga. So, baka mag-electric na lang ako. Anyway, basta kailangan itong kotse na to ay linis sa kapainit. And also, no, dahil may binili ako sa kanya, i-review ko na rin to dito. I-unbox natin to dito sa mismong kotse. Kasi ang problema nung kotse namin, or rather, itong sasakyan namin pala, sorry, is although convenient siya, malaki siya, no, maganda to yung ano, old form ng Revo. Ina-unbox ko na to, guys. Itong old form ng Revo, yung 2002 model ng Revo, convenient siya, malaki kasi siya. So for our case, dahil dati ay pumupunta kami ng Zambales back and forth, no, nagagamit namin tong kotse talaga na to, na okay, sasakyan rather. Ano ba yung kotse ako na kotse? So ang downside niya is although malaki siya, spacious siya, wala siyang cup holders. Okay, so ayos pala eh. Nung time na nagta-travel kami mga magkakapatid, saka yun, yung family namin nagka-travel, wala tong cup holder. So, ibig sabihin, kapag ka nagpa-fast food kami or nagta-take out kami ng mga drinks namin, either hawak namin yung lahat or iniipit namin somewhere na hindi siya matatapon. So now, inuunti-unti ko na yung cup holder niya. Alright. Kasi ano eh, titignan ko muna kung okay yung isa, and then pinag-iisipan ko kung ano yung magandang ilagay sa likod. Kasi usually marami talaga kami dito. Okay, so bumili ako ng ganito, yung universal na cup holder. Ayan siya. Okay, yan siya. So ang gagawin natin dito, uy, meron pala siyang ports para sa ano, sa title. Meron siyang mounting port, so pwede ko siya DIY. Ang gagawin natin dito is i-testing natin siya dito sa harap. So ano lang siya, literal na plug and ano na siya, literal na plug na lang siya. Kaplug na siya dyan. Hindi ko dala yung phone ko, guys. Dahil nag-charge yung aking cellphone. Lopat na naman! Nag-charge yung aking phone. So, literal na nakaplug na lang siya. And then, pwede ko na ilagay yung alcohol ko dito. Ayan. At least ngayon, meron na kami mga paglagyan ng cups. Kasi dati, wala talaga. And, ito na yung itsura niya ngayon. Ayan, siguro mas maganda na nakaganyan. Ayan, oo. Oh. Meron siyang lalagyan ng cups. Ayan. Nakikita ninyo yan. Ito, nilagyan ko lang muna ng barya, pero malaki yung cup na pwedeng ilagay dito. So, convenient din. Tapos, kung gusto mong maglagay ng cellphone dito, so yung sa kong phone. Ayan, basta kung pwede kang maglagay ng phone dyan, ayun. Ito kasi, guys, hindi okay ang camera nito, kaya hindi ko siya masyadong inalagay. Yan, okay. Pwede kang maglagay ka ng phone dito sa gilid. Tapos, meron siyang cup holder. Ayan. So, tatry ko rin siya dito sa likod, if ever applicable siya, para ito na lang din yung bibiling ko, just in case. Nice! And since officially, sinabi ng may-ari, ay itong kotse na to ay magiging akin na rin. Let's go! We will take responsibility na rin naman dito sa kotse. Actually, kahit naman hindi naman ibigay sa atin kasi, again, kotse is kotse, no? Kapamilya na namin to eh. Sorry, pinapak po yung ano. So, yan. Yan na. Yan. So, kapamilya na namin tong kotse na to eh. So, alagaan natin siya. Alright. And shout out dun sa shop, no, na nagbigay sa akin ito. Thank you, guys. Although, binili ko siya, no. Pero, ang dali lang niya gamitin. Plug and play lang talaga siya. Sana tumagal. Sana tumagal to. So, yun. And I'll get back to you, guys. Tignan natin kung ano yung magagawa natin, no? Kasi mag-gugus pa ako na to kotse. Bye! Hi, guys! Okay, nagbabalik ako, no? Hindi ko pa siya nanghugasan, actually. Pero na-enjoy ko lang yung idea na nakasakay lang ako dito kasi ang init sa labas. Loko-loko! In terms of fuel, okay pa. Gauge, okay. Yun. Na-figure out ko na yung way, no? Kung paano siya ilalagay ng tama. Ito siya. So, ayan. Naka-seatbelt na ako. Top view na lang ipapakita ko sa inyo, guys. Medyo mahirap mag-ano sa iPad. So, ito, kailangan ko palinisan at ayusin. Pero, maganda na siya, okay na siya. Stable naman, malaki din naman yung actual na mouth nung ano, nung cup holder. So, kaya yung mga tumbler dyan. Okay, the main reason kung bakit ko binili talaga to is para merong cup holder yung nasa harap. Kasi ang pinakamahirap na storage nitong Revo na to ng cups is yung nasa harap. Dahil, although spacious yung paanan nito, no?
Pag nagta-travel ka kasi at naka hindi naka maayos na cup holder yung mga drinks mo, natatapon siya. Okay? So, I'm still contemplating kung ano yung ilalagay ko sa likod para may cup holder din yung likod at hindi lang yung harap, no? Kasi ito, I doubt na kapag ito ay binili ko para dun sa likod, tatest fit ko na lang dun siya mamaya pala. I doubt if okay siya kasi this is primarily designed to be in the front seat. Mas okay kasi dito sa likod for me in my case na meron siyang yung parang drawer style na ano na storage ng tayo ng cups. Pero kagandahan dito bukod sa mura tong ano no, nasa harap, mas malaki yung cup holder nito. Nung tinitignan ko yung parang gusto ko na parang may organizer siya sa likod, mukhang maliit yon. Hindi man lahat, pero karamihan. Mga times lang na, or rather, may mga types of cups lang na i-accommodate yun. Like ito, na universal, tas medyo malaki. So, if ang okay, if okay yung pagta-test fit ko nito at kasha siya dun sa likod, and good siya, baka ganito na lang din yung bilin ko para dun sa likod. Kasi kung maganda nga yung idea na may organizer ka dito, oo, marami ka malalagay, pero yung cup space mo naman is hindi rin okay, di ba? It defeats the purpose of actually buying it. Nice. Kasi mas importante sa amin yung cup holder. Dahil yung parang organizer na gagawa ng paraan, di ba? That's it, guys. No? Linis muna ako ng kotse. At baka siguro ano na lang, montage na lang yung paglilinis ko. Kasi malaki to, so medyo matatagalan tayo. Alright. What a wonderful Tuesday morning kahit medyo... tayo ito, makulimlim. Update ko kayo mamaya. Night guys. Kamusta sa inyo? Actually, yung napanood mong video kanina, it's the same day pa din pero gabi lang din ngayon. And ang nakakatuwa lang din is linisan ko sila no, both yung e-bike ko saka yung aking ito, sorry may buho kasi dun sa mic. Yung e-bike ko saka yung kotse namin eh nahugasan ko na no. So, ayun lang naman ang nangyari talaga buong araw. Tapos, tinetesting ko yung capabilities ng phone na pala itong gamit ko ngayon, no? Ito yung dati kong phone na nilagyan ko lang ng mic, tapos hawak ko yung parang gorilla pad. And, yun lang naman yung nangyari ngayong araw. Wala naman akong ibang ikukwento sa inyo maliban dun. Siguro, ang final note ko na lang before kong outrohan yung video na napapanood mo, no? Is, binigyan lang naman talaga ako ng foundation ng parents ko, eh, no? Isa yung sasakyan na yun, no? Sa foundation na binigay nila sa amin, sa aming mga magkakapatid, ano? So, kung binigyan ka ng foundation ng parents mo, maaring yung education mo yan, maaring yung bahay na natatamasan mo ngayon, no? Maaring yung roof above your head, yung college birthday gifts, or kung ano man yung binigay nila sa'yo nung bata ka. It is now your job na palakihin yun, palangalagaan yun at the same time, if ever kaya mo siya ano, na gawan ng way para mas mapalaki pa yung foundation na yun, it's up to you na. Kasi yun talaga ang main job ng mga pinagkatiwalaan ng pundasyon. No? Kumbaga parang ano yun eh,
hindi lang siya basta parang pinamana sa'yo eh. Yung foundation kasi na sinet up ng parents mo sa'yo, yung sacrifice na ginawa nila for their life in order for you to have a good one, no? Malaking bagay yon. So, never let go of the foundations na binigay nila sa'yo. Isa ang pinakamagandang pundasyon na binigay ng parents sa kanyang mga anak ay yung pagpapalaki sa kanila nung nandun sila. Yung time, care, appreciation, lagi kong hina-highlight yun. Kasi yun talaga ang ano foundation mo as a person. Another foundation is yung virtues mo, no? Yung values na nakukuha mo throughout the life that you've been given. So, ayun. Privileges on top na lang yan eh. Pero yung the idea na your parents are there to support you all along the way, isang malaking pundasyon yun. And pag pinagkatiwalaan ka din doon, if you have to start a family, you will also start the cycle of a positive cycle na rin, no? Nang ganun na may foundation. So, yun lang. Bago pa humaba to at maging medyo madrama yung vlog. Para kasing kapatid ko na halos yan si Revo kasi 5 years apart lang age namin yan. So, that being said, alagaan natin siya, di ba? Much like any foundations na binigay sa atin. Yun lang naman, guys. Coach Matt out. See you on the brighter side of things. And, outro. Outro ko nga pala. Lagi ko nakakalimutan to kasi medyo, hindi na tayo daily. Bad trip, take 2. Visit. Hindi lang tayo talaga daily. The joke lang. Lagi lang tayong pataas. Quality over quantity, guys. Coach Matt out. Bye!